What's up mga kapwesta? How are you guys doing? Kamusta na kayo? This is MTA Playgrounds and welcome back to my channel. And in this video, pag-usapan lang natin yung mga gamit kong sapatos. So guys, bago tayo mag-proceed sa usapang sapatos na ginagamit ko sa ride, ay bibigyan muna tayo ng mga shoutout dun sa mga masugid natin taga-support yung mga nagko-comment sa mga video natin. Right, first, Rich Andre, ako si Domsky, MKABM Production, Lodi, VCMTB, Pinoy Ito, Weekend Biker PH, Trailmaster, J-Rocks, Pao Sarcia, Board Mechanic, MTB Pinas, Melba Cruz, Masterlink MTB, Pajakenyo, Jennier Galarpe, Anliahon, Idol, My Bike, Harold Hikos, Archimedes Vlog, SF Ciclista, Cycling Chef, Father and Son Tandem, Kois Ang, Ismael, MTB Adventure, Welljack Pajak, Ga Labrador TV, Vlog Ciclista PH, Trail Lover, Yagit Senpai, And Wondering, Pepe Dalin Show, Bike Geek, Cosa MTB, Juan and Carl MTB, Lulay Colette Vlog. Ah, subscribe kayo dyan. Hipag ko yan. Nagbablog din siya. Pero hindi related sa bike. Luto yun. At saka mga good vibes sa mga TikTok niya. Yep Breeze, Bisikleta ni Iko. Sorry. Biyahe ni Joe. And Friendly Kapadjak. Alright, there you go guys. So bago tayo mag-proceed doon sa usapang cycling shoes, kwento ko muna sa inyo kung ano yung gamit kong cycling shoes dati nung nagsimula pala ako mag-bike, which is ito yung Nike Air Max. Yan. Ito yung gamit kong pang-bike dati. Wala pa akong idea nun sa mga cycling shoes. So hanggang wala pa, so syempre enjoy muna natin to. Nagustuhan siya kasi may pink. Yun na. Mga lalaki ngayon, nag-pink na din, nagkagusto sa pink kasi kakaiba eh. Yan lang ang aking perception sa sapatos na to. Alright, so ito yung unang-una kong cycling shoes. Alright, so next, pag-usapan naman natin yung unang-una kong nabiling cycling shoes, which is yung Shimano M089. Okay. So dito talaga ako nag-start mag-trail, clipless ka agad. Ito yung pinaka-una-una kong nabiling clipless shoes. So, 2016 ko siya nabili. Pero, still holding up. Strong relationship kami nito. So, napakatibay niya guys. Recommended ko to sa inyo kung nag-start ka lang kayong mag-clipless. And, di naman siya ganun kamahal. Nabili ko to sale, siguro man sa pera natin ay mga 1,500 for this pair of shoes. Sulit na sulit guys, umani na to ng sangkatutak na semplang na i-hike ko na din siya. Pag nag-hike ako, di siya ganun kahirap i-hike, although na napaka-stiff nito. Hirap nga i-bend eh. Sa akyatan, sa ahon, swabing-swabi siya guys. And isa lang masabi ko dito, napakatibay. Wala pang tama to me, which is una itong tumama nung sumemplang ako dati. Ayos pa rin naman yung strap niya dito. Ayos pa. No problems at all. Wala pang napupunit, wala pang kumakalas ng swelas. Napakatibay niyo guys. Recommended ko to. Shimano M089. Actually, ginagamit ko to pag nag-XC ako. Although hindi siya talaga pang XC kasi medyo mabigat, may kabigatan siya eh kumpara dun sa mga cross country shoes na mamahalin talaga. Pero as it looks, pang XC talaga siya. Pero sa totoo lang, pang enduro talaga to. Right? Kasi meron siyang Torbal, which is the torsion and balance. Yan ang alam ko. Pag may Torbal, kadalasan enduro siya. Right, so pinang-enduro ko na din to, XC. Napaka-versatile nito sapatos nito. Highly recommended, Shimano M089. Right,
So next naman natin pag-usapan ay itong aking enduro shoes, which is the North Wave Enduro. Ayoko ibalibag ito eh, kasi pag tinaman ako nito medyo masakit. Kasi mabigat. Ito ang pinaka-ayaw ko dito, napakabigat niya, hindi siya hiking friendly. So kung madalas kayong magtulak ng bike, pag-isipan nyo rin ito. Alright, so as I said guys, this is a North Wave Enduro Cedric Gracia model. Right, Cedric Gracia edition. Ito ay clipless din, pero pwede siya maging flats pag nilagay niyo yung pinaka-adapter niyo dito. Sobing-sobing pa rin, napakakapit. And, pero ginagamit ko ito siya bilang clipless. Right, so you guys, as you guys know, mahilig ako mag-clipless. Recently lang ako nagpa-practice mag-flats. Right, so napakatibay nitong sapatos na to. And ito nagustuhan ko dito yung North Way patented lock system. Ito, and then strap siya in case na bumigay ito. Meron ka pala yung strap. And ang isa ko pang nagustuhan dito ay pag nasira ito, pwede kayo magsintas. Ilalagyan nyo lang ng sintas. Kaya kaya nyo bumili ng pinaka-lock system niya na to or whatever. And yan, pwede kayo magsintas dito. Basta tali nyo lang kung gusto nyo talagang pang matagalan na. So far, nagugustuhan ko itong sapatos na to kasi may ankle protection siya dito. Pero pag dito sa kabila, wala naman. So, maybe ginawa nila yan para ma-save din yung weight nitong sapatos na to kasi napakabigat. Overall, napakaganda nito sapatos na to. Forma, panalo din. Performance, ayos na ayos. Napakadaling mag-clip up. And isa pa, napakadaling mag-clip in. Pwede kayo mag-foot down dito. Pero hindi kasing bilis na pag-foot down nyo sa flats. Pag nasa likuan, gusto nyo mag-foot down. Ayos to. Kung ayaw nyo talaga mag-flats, itong pinaka mare-recommend ko. So, ahon. Napakadaling niya rin sa akin kasi stiff siya eh. Napaka-stiff ng sole niya. Siguro soulmate kami talaga nito kasi nagugustuhan ko ito siya. Para lang sa pag-hike ah. Sa performance sa trail, yung magra-ride ka, ayos na ayos siya. Right, so ang gamit ko rin dito ay Shimano cleats kasi Shimano pedals yung gamit ko. Swak na swak siya. Hindi siya quick release actually. Yung black nila na cleat. Kasi yung silver quick release yun eh, which nakalagay dun sa XC shoes ko. Overall, madaling mag-clip out, madaling mag-clip in. Yan ang masasabi ko dito. Kasi yung construction nila dito sa pinaka-part na to, yan ang nagpapadali sa kanya na pagbabalik mo dun sa pedal. So, swabing-swabi to guys. Medyo may kamahalan nga lang. Pero nabili ko rin to sale. Kasi di naman tayo bumibili ng hindi sale. Eh. Kasi alam nyo na. Okay. It's the North Wave Enduro. Alright guys, so na naman nating pag-usapan ay yung aking flat shoes, which is the 510 Free Rider. Right, nabili ko to sale din. 1,200 sa pera natin. Saan ka pa? Diba, bibili mo na talaga. Magkano ang retail price nito dito? Mga 15,000 yen. Hindi ko ibilin yun. Actually, ang gusto ko talaga is yung Ride Concept. Yung RC, kung nakikita nyo yan, kung may idea kayo. Napakaganda din nun guys. Pero, ito yung nag-sale eh. So, dito tayo. So, kwento ko na sa inyo. Ginagamit ko to pag nagpa-practice ako ng mga technical skills, manual, bunny hops, cutties, and stuff. Ito talagang best tool para doon. Alright? So, this shoe has stealth rubber. So, maraming uri kasi ng stealth rubber eh. Yung M4 ba nilang tinatawag? M4 stealth rubber. And this one. And mayroon pa isang klase nito yung black. Which is, nabasa ko doon sa website ng 510 is mas makapit daw yung black eh kumpara dito sa may kulay. Pero itong may kulay daw is more stiffer than the one with black color. Kasi yung composition daw ng rubber nila iba. So ito siguro nilagyan nila ng konting pintura at kulay kaya nawala yung medyo yung kapit niya. Pero ito mas stiffer siya pero makapit pa rin ito guys ha. Actually pag nakatatong na yung pako sa pedal, hindi ka na pwede mag-change position. Alright, kung gusto mo mag-change position, act mo siya ng konti. Doon ka lang makakapag-change position. Alright. Ginagamit ko rin ito minsan pag nag-bike to work ako. Hindi siya ganun kaganda kung ilalakad-lakad mo sa mga pavements. Kasi madulas siya. Pero pag sa mga rough surfaces,
napakakapit niya, guys. Okay? Right, so this is the 510 Free Rider. So there you have it, guys. I-share ko na sa inyo yung aking mga pinakamamahal na sapatos. Mga pinakamamahal ko lahat yan kasi niregalo sa akin yan ng aking asawa. Yung tipong pag nagre-regalo sa akin eh, ako yung nagsasabi ko na mai-regalo niya sa akin. Kasi ako tumitingin ng sale eh. Siyempre, doon tayo sa sale, diba? Right? Clipless, clipless, flats. So, ito yung madalas pinagtatalunan sa mga forum kung clipless ba o flats. So, para sa akin, it's all about personal preference naman eh. If this thing works good for you, then dun kayo. If this thing doesn't work for you, then wag kayo dun. Ganun lang yun. Pero kung ako ang tatanungin, most of my rides, naka-clipless ako. Kung matagal na kayong nanonood ng aking mga videos, kadalasan clipless ako. So mayroon akong isang ride video na nagpa-practice ako ng flats. So depende naman sa trail eh. Depende sa sitwasyon. Kasi yung trail na yun eh, maraming liko-liko. Gusto ko mag-foot down. Siyempre flats ako. And sa clipless naman, if you want performance and efficiency, clipless kayo. Okay, kasi pag naka-clip kayo sa pedal, nagtutulong na yung dalawang paa nyo eh. So sa ahon, swabing-swabing sa technical trails, naka-plant yung foot nyo sa pedal, swabing-swabing siya. Kumbaga, yung focus nyo nasa trail na lang. Hindi nyo naiisipin yung paa nyo kung naka-place ba ng tama sa pedal o hindi. So full focus nyo nasa trail. Okay, performance and efficiency, clipless. If you want a playful ride, flats, syempre, di ba? So guys, kwento nyo naman sa inyo kung naka-clipless ba kayo, flats. Kung may mga karagdagang kayong katanungan tungkol dito sa mga sapatos ko, just comment down below, sasagutin ko kayo guys. Alright? So if you like this video, please like, comment, and subscribe, support my channel, MTB Playgrounds. You know guys, know what to do. Pag okay ng lahat, rata-rata na. Just ride your MTB.